So doing, going, stand by me. Ayan. Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes, okay? This is your energy. We have self-love. Ayan, nakakalimutan nyo na bang mahalin yung inyong sarili? Nakakalimutan nyo na ba na mag-spend time with yourself? Ano ba yung mga gusto ninyong gawin para sa sarili ninyo today? Magkulay ng buhok, maglinis ng ano, ng kuko, magpalinis, ganyan. So, gawin nyo na. Huwag nyo tipirin yung sarili ninyo ngayong araw na ito. Mafe-feel nyo na mas, ano ba, mabuboost ba yung inyong self-esteem? Or kainin nyo yung gusto ninyong kainin today? Ayan, basta alam nyo naman na hindi makakasama po sa inyo, lalo na kung meron kayong mga health problems, water signs. Pero ayan, self-love. Tingnan natin, or ano pa ba, paano pa ba masasabi na mahal mo yung sarili mo? Say no to things na hindi ka talaga palagay. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, okay? Pagdating sa pamilya, kamusta po ang pamilya ni water signs? Spirit guide, kamusta po ang pamilya ni water signs ngayon? Family, we have Six of Cups, okay? Meron dito parang hindi pa rin nakaka-move on sa past. So, laging parang pag may nagsisermon dito, ayan, lagi na past yung sinasabi niya nung tao na to. Hindi siya maka-move forward. Could be, hindi ko alam kung meron dito sa family members ninyo na nawala ng anak. Yun kasi yung nafe-feel ko dito. Malungkot siya, kaya parang, oh, yun yung way niya para... para malabas ba yung nararamdaman niya. Ayan. So, tignan natin. Oh, medyo may lungkot dito. Ayun, di ko alam kung kayo ba yung lagi nasa sermonan. Kaya, ayan, alagaan nyo po yung inyong sarili. Kasi, pwedeng torture din sa inyo yun eh. Torture sa isipan po ninyo yung mga sinasabi ng tao na to. Or, sige, sabihin natin, kahit naman hindi nawala ng anak yung tao na to, kung sino man tong family members mo. Pero, lagi siyang nakatingin sa past. Lagi yung past yung sinasabi niya sa'yo. Which is sabihin natin, may mga expectation sa'yo yung tao na to. Tapos, hindi mo na-meet yung expectation na yon, na-disappoint mo siya. So, yun yung lagi niyang pinupronta sa'yo tuwing nag-aaway kayo or tuwing meron kayong hindi pagkakaunawaan. So, ayun nga, tortured po yung mind ng iba sa inyo. Dito sa isang family members po ninyo or kung baka nga hindi lang isa. Tignan natin, pagdating naman sa friends, kamusta? Kamusta po ang mga kaibigan? Spirit guide, we have judgment. Okay, so may mga friends ka dito na parang nag-usap kayo nitong nakaraan or nag-uusap kayo tapos bigla na lang siya nawala. Ayun, sobrang busy. So, pwede ngayong araw na to itutuloy po ninyo yung mga usapan ninyo. Ayan, or meron kayong napag-usapan last time tapos biglang nakalimutan nyo kung ano yung topic, ngayon nyo maaalala. Mga ganyan lang naman po. Ay, mga chikahan lang yung pinapakita dito. Ayan. Tapos meron ka ding isang friend dito na pwedeng papayuhan mo siya ngayong araw na to. Kasi, ayun, baka siya yung yayain mo na lumabas. If you have the money naman, di ba? If you have budget naman para dito. Yan po. Tignan natin. So, para bang need nyo lang muna makapag-unwind, water signs. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong love life. Sa love life naman, we have seven of wands. May nagmamatigas dito. It's either it's you or your person. Okay? So, pero ang mas nakikita ko dito, yung person mo, kung malayo kayo sa isa't isa lalo na, is umiiwas yan sa mga tukso. Umiiwas yan sa mga bagay na pwede ninyong pag-awayan. Kaya naman, kung iniisip mo na iniiwasan ka ng person mo, o kaya feeling mo nanlalamig na sa'yo yung person mo, hindi. Iba yung iniiwasan niya, okay? At nagpo-focus lang siya sa trabaho niya, okay? Ayan o. Medyo may delays lang sa mga plans ninyo, yun naman yung pinapakita dito. Pwede rin kasi na, hindi ko alam, water signs, kung ma-pride ba yung person mo. So, yun, meron ditong mga... plano na parang hindi siya magpo-progress parang ngayong buwan na to or ngayong taon na to kasi medyo matigas yung ulo niya. Sabihin natin, parang kailangan niya ng tulong pero ayaw niya humingi ng tulong, parang ganyan. So baka meron siyang pinoproblema sa trabaho pero hindi niya sinasabi sa'yo.
Okay, parang tinatago niya talaga yun sa'yo kasi nahihiya siya sa'yo. Tignan natin, pero minsan pride na lang talaga yung kumagana dito. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan. Okay, we have naman the Sun. So medyo malungkot yung iba sa inyo pagdating sa usapang pera. Kung meron kayong in-expect na money dito, pwedeng medyo may delay po siya. Ayan. Tapos eto, meron din ako nakikita dito. Yes, may matatanggap nga kayong pera, pero ubos siya kaagad. Ayun. So tignan na lang po ninyo kung saan nyo ba talaga gagamitin yung pera na makukuha po ninyo ngayong araw or marireceive ninyo or kikitain ninyo ngayong araw. Water signs, oo. Tignan nyo na lang po. Parang kayo na lang talaga yung mag-budget dito. Okay lang naman kung mauubos yung pera na hawak nyo ngayon. Basta, yung mga responsibilities po ninyo at yung mga dapat ninyong unahin na una nyo. Parang bonus na lang ba kapag may natira. Tignan natin pagdating naman po sa career. Kamusta yung career mo? We have Knight of Swords. Ayan, sa career naman dito, medyo aaligaga, medyo busy yung iba sa inyo. Tapos meron din dito pwedeng paulit-ulit pinapagawa sa inyo. Medyo may pagka-perfectionist itong kasamahan po ninyo. Parang ayaw niya bang tanggapin yung ginawa mo? Water signs, ayan. Gusto niya double check mo, ulitin mo. Gusto, may pinapaiba siyang part, parang ganun. Tapos nalulungkot tuloy yung iba sa inyo dito, napapaisip kayo kung tinanggap niyo yung opportunity before na ino-offer sa inyo. Ayan, kung hindi kayo nagmatigas, iniisip niyo sana okay ka ngayon. Pero ayan, mapagtitiisan niyo pa rin naman yung tao na to. Kaya lang siguro pag may dumating na opportunity sa inyo, try niyo talagang i-consider yon. Huwag niyo kagad i-reject. Check natin sa business mo, we have the Fool but in reverse kasi siya. So medyo mag-ingat po kayo dito pagdating sa inyong business. Ayan, so yung mga parang binabalot po ninyo, tignan nyo baka mamaya, ano ba, basag na ba? Or dyan ba sa mga products mo, may expired na, may UP ba? Yung mga ganon, mga simple pero dapat iniintindi po ninyo pagdating dito sa inyong business. Parang wag lang kayo dito basta-basta makapagbenda lamang. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Okay? Tignan natin. Spirit guide. Kasi diba minsan pag natapat ka talaga sa isang client or sa isang customer na mabunganga, yun. Kaya make sure talaga na quality yung products po ninyo. Ayan na, we have Ace of Pentacles. O kaya naman ito, parang yung mga naghahanap dyan sa business ninyo or ng mga products ninyo, kunwari flavor na kung pagkain man yan, inaanap niya talaga yung wala dyan. Wala ang flavor na available or hindi nyo talaga tinitinda. Yan, di mo alam kung ano bang meron dun sa tao na yun. Mapapakamot ka na lang sa ulo or mapapakunot na lang yung noo mo. Kasi lahat ng wala yun yung hahanapin niya. So, you know, siguro ano lang yan, ang bablaf lang yung tao na yan. Okay, tignan natin. So medyo stress yung iba sa inyo dito pagdating sa pera. Ayun nga. Oo, same na. Same energy yung pinapakita dito sa money mo at saka dito sa negosyo. Kaya tignan natin. So doble kayod kayo dito. Talagang sabi natin, ano ba yung kailangan yung i-improve? Ano ba yung mga products na dapat nandyan sa business ninyo? Yun po talaga yung i-provide ninyo. Doon kayo mamuhunan yung hinahanap ng tao. Tignan natin, pagdating naman sa mga positibo na paparating para sa'yo, we have the Chariot, ayan, so we have the Empress, so meron nga talaga magyayaya sa'yo dito ngayong araw, so yan, or pwede rin nga, baka ikaw talaga to, water sign, so yun nga, sabi ko din, huwag nyo din naman tipirin yung inyong sarili, okay, and kung you feel naman na maapektuhan naman yung inyong, sabi natin nga yung inyong, budget dito sa gagastosin ninyo, then say no na lang muna, okay? Tapos ikaw na lang yung next time na umalis, baka mas makatipid ka pa kaysa may kasama ka. Yan. Okay, ngayong araw na to, you will learn to say no. Ayan, sa mga bagay-bagay na, ayan, hindi ka talaga komportableng gawin. So, kahit may nagyayaman sa'yo dito, yung iba nga parang dadaanan pa kayo dyan sa bahay, pero hindi talaga kayo ready. And also, yun nga, meron kayo mga ibang sabi natin, meron kayong mga ibang inuuna talaga. May priority kasi kayo. Mga negatibo naman, we have Page of Cups. Ayan. So, parang ito yun, no? Yan, no? Pagdating sa business ninyo, kung sa online man yan, yung mga tinatanong nga sa inyo talaga is wala po dyan sa business ninyo. Di mo alam kung binabluff ka lang talaga nung tao na yan. So, nagsasayang lang kayo ng oras dyan. Okay? So, just make sure na salain mo ding mabuti yung mga kinakausap mo.
ngayong araw na ito. So baka makareceive yung iba sa inyo ng mga indecent proposal o kaya naman mga kalokohan na mga message. Ayan. So as much as possible is, yun nga, salain talaga yung mga pwede lang mag-message sa inyo. Ganyan. So yung iba nga, diba, naka, ano ba yun, naka-private yung accounts, mga ganyan. So, ayan po ang mensahe para sa iyo. At ito naman po yung iyong lucky numbers. Tignan natin. So, ayan, we have number 41, 35, 40, 22, 12, and we have number 32. Ayan po yung iyong mga lucky numbers. Maraming maraming salamat, water signs, and see you again on my next video. Bye-bye!